So hello mga kagandang buhay, naka-change outfit na pala kami ni JJO. Yan, meron kaming lakad. Good afternoon. Yung ano pala, J, yung tinalakay ko kanina, yung ano sa atin, comment ni Maxim Gonzales tungkol sa pag nagpadala ba ako ng ipapakatay na hayop, sila na po sa slaughter ang bibili sa karne ng ipapakatay ko. So naano ko na. Natapos ko nang sagutin yung tanong niya. So mayroon pa palang pangalawang tanong. Ano po ba ang mga papilis or permit na kailangan sa ganyang negosyo? So sa livestock buying for slaughter po, ano po yung mga latest update o mga permit na kailangan i-comply ni Sir Maxima Gonzales? So tatalakayin natin yan. Total partner kita tayo ngayon sa lakad natin. Kaya samahan mo na rin ako sa ating vlogs. Hi ka sa mga subscriber natin. Hello subscribers! Ayan, parang si Rohem ka rin ha. So, sagutin po natin mga kagandang buhay. Kagandang buhay, ano nga ba yung mga papeles at mga permits na kailangan ni Sir Maxim Gonzales para makapag-umpisa siya sa pamimili at makapag-negosyo siya ng kagaya ng negosyo namin, livestock buying for slaughter. So, hawak na yan ni Gigi, oh. Ayan. So, ano yan, Gigi? Dapat tayong certificate of registration. Ayan. Para yan sa land transport carrier. Ayan. Iano mo. Basa na ba? Oh. Certificate of Registration, Land Transport Carrier. Ang pangalawa? Next, we have Livestock and Egg Handler Dealer. Yan, kailangan may handler's license ka. Yan, kailangan po. So mga kagandang buhay, yun po ang kailangan nating mga permit para po makapagbiyahe kayo ng hayop. Paano naman ba kumuha nun? So yan po ang i-explain ko kasi mga kagandang buhay, hindi lang po basta-basta na pumunta ka dun sa Department of Agriculture para mag-apply ka nito. Ang kailangan mo po, halimbawa, ayan o, kailangan mo po ng permit sa iyong negosyo. Soltida Mini Mart, yun po ang ginamit ni Kabeng Roger, isa po yun sa aming grocery store. Soltida Mini Mart. So hindi ka po makaka-apply nito mga certificates na to kung wala ka pong registered na business. So, halimbawa, yung business mo, kagaya sa amin, grocery, foods related ba? Halimbawa, may meat shop ka na, or may mga feeds ka, makapag-apply ka nito. Pero kung yung permit mo, construction, materials, hindi. Ibang not related. Oo, not related. Not related po sa pagkain. Basta related po sa pagkain, pwede pong gamitin na isa na requirements. So, magpakita ka ng municipal permit. So paano ba kumuha ng municipal permit? Halimbawa, wala talaga siyang permit sa municipal. First po, kukuha ka po ng DTI. Tapos po, pangalawa, punta ka sa barangay. At mag-apply ka na doon ng barangay permit para po sa DTI mo na yung pangalan ng store mo. Halimbawa, wala ka namang store, adi ano na lang, livestock dealer. Okay. Yun na lang, livestock dealer na lang yung i-apply mo doon sa municipal o at sa barangay. Tapos pag narilisan ka na po, yun, pwede na. Pwede na pong ano, minsan naghahanap talaga yung municipal ng BIR pa eh. So, mag-apply ka pa rin sa BIR. Yun, yun po. Kailangan mo pa rin magkaroon ng 0605. Yan kagaya noon, kunin ko muna, no? Or no. Hindi pala. 2303 Certificate of Registration. Yun, ito pa pala yung i-comply mo. So, yun po ang kailangan. Tapos, i-apply mo na po. And then, magkakaroon ka na nito. So, hindi lang po handlers. Kasi kailangan mo talaga may handlers ka eh. Livestock dealer. Livestock dealer po talaga. Ikaw talaga. Kung sino ang pangalan mo. Ikaw talaga. Kagaya kay Roger, sa kanya talaga pangalan. Tapos, yung sasakyan mong gagamitin. Halimbawa, isa yung sasakyan mong gagamitin. Isa lang applyan mo. Pero kung dalawa, di dalawa rin ang applyan mo. Pero ano, kailangan lang nito kasi picture ng harap at picture ng gilid ng iyong sasakyan at saka yung
updated na registration din ang sasakyan mo sa LTO. Ayan po, mga kagandang buhay ang kailangan para magkaroon ka ng itong mga papilis na to. So, meron ka na nito. So, ano pa ba yung ibang mga permits? Para, ano ba, nakabili ka na. So, ano pa ba yung ibang mga permits para makapagbiyahe ka? Halimbawa, namili ka. Ano yung mga kailangang papilis ng hayop? Ano bang mga hahanapin mo at dapat i-comply para meron kang permit na ang hayop na magbiyahe? Hindi lang kasi ikaw ang rehistrado eh. Kailangan yung hayop mo kompleto rin sa papilis. So, yan po ang ating tatalakayin pa. So, pasensya po mga kagandang buhay. Maliwanag po ang ating store. Kasi brown out. Ilang araw na yung brown out natin? 3 days na po brown out. Kasi naayos nila no sa NGCP. Mm-mm. Para may cashier na sa power. Sigur. So ayan, Boracay ngayon, blackout din eh. Di ba? Kaya nga. So ayan, ilang araw na po kami blackout mga kagandang buhay. So ito, talakayin natin. Ano ba yung mga ano, yung mga permit? Kung sa hayop na, kasi meron na tayong handler's permit, land transport, no? Una, land transport. Tapos meron na rin tayong livestock dealer. Kasi kung ano kasi, kumukuha ka pa ng itlog, kay Kabiyay Roger kasi, livestock dealer siya, egg handler pa siya. Oh. So kaya dalawa ito, livestock and egg handler dealer sa kanya. Pero kung hindi naman sila nagpipick up ng itlog dun sa Batangas, hindi na kailangan may egg. Dapat ano lang, livestock dealer na lang. Oh, ayan. So, ito, every time, dapat marami kang photocopy nito. So, bawat sasakyan mo, plate number ng sasakyan mo, photocopy mo talaga kung ano may biyahe. Yun yung una-unang hahanapin talaga. Pangalawa po, di, bibili na sa stockyard si kabiyahe. Tapos, ang gagawin nun, pagbili mo pa lang, di ba, may credential yung hayop. Kailangan yung nagbenta sa'yo, i-transfer nila yung pangalan ng bumili doon sa credential. So, halimbawa, si G.G. Tilio, ikaw yung nagbenta sa akin, tatransfer ko ngayon sa pangalan ko. Yung owner ng hayop, itatransfer sa pangalan ng buyer. Ng buyer. So, ngayon, di, nakabili na ako ng 50 piraso. Ano ba ang next na gagawin? So, yun, kukunan nyo ng health certificate. Ano pa yun, kunan pa yun ng certificate na hindi nakaw yun. Huh? Police certificate. Kasi minsan, nababawian tayo ng hayop o nababawian si Kabeng Roger ng hayop kung hindi niya yun ikuna ng ano din, police clearance. Kailangan may police clearance para at least kung may magbawi ng hayop mo, may ano ka, may patunay ka, hindi nakaw talaga yun, nabili mo talaga yun at na-transfer sa'yo ang hayop. Kasi bago ka bigyan ng police clearance, chine-check rin niya ng police kung sakto yung mga credentials mo. Ano ba ang ilang gulang ba yung kalabaw mo? Anong ilang gulay? Taon? Ano yung mga palatandaan? May chine-check ka pa nun. Gaano kalaki? Lalagay mo pa dun yung hayop mo. Tapos after that, may ano pa, may kukuha ka pa ng tinatawag na transport permit para ng mga hayop mo. Pwede mo nang ibiyahe kasi nakakuha ka na ng health certificate. So, bibigyan ka na ng headquarters sa mas mataas pa na, ano man tawag nun, yung, di ba, may police station, tapos may kampo pa. Bibigyan ka na nila, sila magbibigay yan. Police pa rin ang magbibigay na issuean ka nila na pwede mo nang i-transport yung mga hayop mo. Pero tapos na ba ang iyong mga credentials para makabiyahe ka? Hindi pa rin. Hindi pa rin, ganun kahirap. Ano pa ba yung kailangan? So, kailangan, i-registered mo pa siya online. Yung isa-isa na yon na binigay na credential ng mga pulis, i-ano pa yun, ipasa mo pa dun sa online. May pinipilapan ka pa online. May pinipilapan ka pa. Para talaga, kompleto na. Kasi, halimbawa, nabigyan ka ng permit online, di, binigyan ka na. May photocopy ka na. Original photocopy. Ini-scan yan sa biyahe. Diba, may ano, titigil ka dyan kasi chine-check up yung hayop mo. Sa checkpoint. Sa checkpoint. So, yung barcode na yon ng iyong nakuhang permit sa online, iscan yon. Tapos titingnan nila doon kung totoo at legit. Kung mag-coincide yung doon sa online at saka sa papers mo na hahawak. So, ano mangyari kung hindi? Kung hindi match doon. Hindi mag-match. I-hold nila yung hayop mo. Eh,
baka may sakit yung hayop mo. Or baka hindi healthy yung hayop mo. So, delikado yun. Hindi pwedeng ibiyahe. Ganun kasilan yung mga ating Department of Agriculture ngayon. Pagka na-expire yung mga ganito mo. Papers. Hindi rin pwede. Hold yung biyahe mo pag na-expire ito. Kasi may date din siya. Oo, may date din siya. Hanggang kailan lang siya pwede. Oo, hanggang kailan pwede siya? June 5, 2023 to June 2024. So, ito luma lang ito ni Kabiyahe. Ito yung nakita ko dong file niya na luma. Kaya ito yung naging example natin. So, ito, ganun din. Mga expire na ito. Kasi ito yung naka-file doon. Expire. Yung mga hindi expire. Dala kasi nila. Dala nila. Kasi nasa biyahe sila. Oo, so, ito, pinail ko lang doon. Mga expire na po ito na mga permits ni Kabiyahe. Sample lang ito. Sample. Ayan po. Sana nasagot natin yung tanong ni Sir Maxim. Yes, Gonzales. Sir Maxim. Sana ayan po. Satisfied kayo sa mga sagot ni Ma'am Sols G. Oo, kasi kailangan talaga kahit anong line o business natin, kumpleto yung ating mga permits. Mga permits. Ito na si Manager Bio kasi may pupuntahan nga po kami, mga yes, Kagandang Buhay. Ito na. Kung si Manager Bio natin. Time for spiritual na naman po tayo. So doble po yung pagiging teacher ni Ma'am Sols, teacher sa business, teacher din sa spiritual. Kasi ang buhay po natin, hindi puro hanap buhay lang. Kailangan magbigay talaga tayo ng oras sa Diyos, mga Kagandang Buhay. So ito si Manager Bio natin. Ay, ka naman manager, oh. Ayan. So ayan po mga Kagandang Buhay, walang ligtas po si Manager Bio. Walang ligtas pa rin siya, G. Sinali natin. Ay, ka naman Manager Bio. Oh, ayan. Kailan ka next mag-vlog? Nako. Mga next year. Next year daw siya magba-vlogs. So, ayan mga Kagandang Buhay, ha. Sana dagdag kaalaman din pa rin ito. Dahil na-vlogs ko na ito, manager, dati. Yung mga kailangan na papeles sa biyahe. At saka, i-review lang ninyo sa mga dating content. Meron pong i-vlogs doon si Tracy kung paano talaga mag-enter doon sa online. Or paano mag-apply ng permit sa online. So, inisa-isa po yun ni Tracy, yung anak ko. Kasi siya po yung naglalakad ng mga online permits. Inisa-isa niya po doon. Kaya sa mga baguhan na magbabiyahe, dahil dati kasi manumano lang eh. Sa ibang mga lugar, manumano pa eh. Pero yung Negros dati, manumano. Mas nauna po dito sa Antique. Di ba dati noon, ikaw rin ang driver dun sa Antique? Tayo pa pumupunta sa pulis. Kailangan mo. Oh. Kahit saang lupalop si Manang, nandun ka eh. Tayo pa dun. Nagpipill up kami dun sa police station ng mga credentials. So, mas nauna dito sa Antique, nung nagbiyay kami sa Negros, ito lang po na, ano na to, mga 2 months na siguro, na online na siya. Manumano lang dati. So, okay. Mano, pwede kasing doktorin pag manumano, no? Pwedeng gumawa ng mga fake permit. Pero ano ba yung, ano, manager? Ano ba pag online, hindi na nila ma-fake? Tsaka, pag pinake mo, yung permit mo, hold ka. Mamamatay yung mahayop. Oh, no! So, ma-hold ka talaga pag ganyan. Ganyan po yung permit mo, fake. So, sana Sir Maxim Gonzales, na sagot ko po yung dalawa mong katanungan. This is the part 2 of answering your questions. So, sa lahat po ng mga gusto mag-question dyan, question lang po kayo, sasagutin po ni JJ. Ganun. So, ayan po. Kasi kahit gaano po tayo kabisi sa buhay natin, meron po talaga tayong laging oras po para sa Diyos. So, kasi mas happy po ang ating buhay kung nagsiservice pa po tayo sa Diyos. Tumutulong tayo sa ibang tao. Thank you so much mga Kagandang Buhay at sana po nag-enjoy kayo sa kunting kasagutan na ating binigay sa inyo. Bye!